again to my YouTube channel. And for today's video, gagawa po tayo ng potato cheese roll. So, samahan niyo po ako. Tara, simulan na natin gawin. At ito nga pala mga ingredients na kailangan natin. Una, kailangan natin ng 1/2 cup all-purpose flour. Kailangan din natin ng 1/2 cup of breadcrumbs. Kalahating kilo ng patatas, isang itlog, at gagamit din tayo ng mayonnaise para sa ating sausawan mamaya. Kailangan din natin ng cheese para sa ating filling. At gagamit din tayo ng konting asin. So, simulan na muna nating balatan ang ating kalahating kilo ng patatas. Pagkatapos nating magbalat, ready na tayo para i-chop ang ating patatas. At pagkatapos nating hiwain, handa na tayo ng kaserola at maglagay tayo ng 2 to 3 cups of water. At ilagay na natin ang ating patatas. At hayaan natin itong kumulo hanggang 10 to 15 minutes hanggang sa lumambot na ito. I-ready na rin natin ang ating cheese na gagawin nating palaman mamaya. Ibit na rin natin ang itlog. At haluan na rin natin ito ng konting asin. Ayan, ready na ang ating patatas. I-drain muna natin ito at pwede na natin siyang i-mash. Durugin lamang natin siya hanggang sa maging mapino ang texture nito. At pagkatapos nating i-mash ang patatas, i-ready na natin ang ating mga sangkap na kakailanganin. So ayan, ready na tayo para gumawa ng ating potato cheese roll. Ang gagawin lang natin, maglalagay lang tayo ng palaman na cheese sa loob ng ating mashed potatoes. At nakagawa na tayo ng 8 pieces ng ating potato cheese roll. So bago nating iprito, kumpletuhin muna natin yung proseso. Isausaw muna natin siya sa harina. Pagkatapos, isausaw natin siya sa ating itlog. At isausaw natin ito sa breadcrumbs.
At ituloy-tuloy lamang natin yung paggawa hanggang sa matapos nating balutin ang ating 8 pieces of cheese roll. Tapos na natin. Ready na tayo for frying. So, mag-ready na tayo ng ating pan. Gagamit lamang tayo ng 2 to 3 cups of cooking oil. Gumamit lamang tayo ng medium heat para maiwasan ang pagkasunog ng ating niluluto. At ang complete list ng ating ingredients and costing ay ipopost ko na lang po sa description sa baba. Pagkatapos ng ilang minuto, baliktarin lamang natin ito para hindi masunog yung kabilang side niya. At kapag nag-golden brown na, pwede na natin siyang hanguin. Yan, nakagawa na tayo ng ating potato cheese roll. Ayan, masarap itong pangmeryenda. So, ang nagawa nating texture is yung crunchy siya sa labas. And then, soft at cheesy naman siya sa loob. Kaya napakasarap talaga. Patok siya sa ating panlasa. At kung nagustuhan nyo ang ating recipe for today, huwag nyo nang kalimutan mag-like, share, and subscribe. Thank you guys for watching!